Hello po. Kumusta na po kayo? Update po tayo sa ating sile na magsasyam na buwan na po siya. Tinanim ko to noong October 6 at magsasyam na buwan siya sa July 6. Nandyan din yung talong na kasama niya. Ayan o. So dito sa sile, may bad news at may good news po tayo dito. No? So makita nyo, namumulaklak, kalalagay lang po natin ng pataba. Urea na po yung ating nilagay. Tapos nilagyan natin siya ng organic fertilizer. Nilagay natin siya sa butas. Lahat po yan, nilagyan ko ng organic fertilizer. Medyo kumonti yung kanyang bunga ngayon. Hindi ako nagpapitas ngayong linggo na to. Sa susunod na linggo ako magpapapitas. Yan lang yung kanyang mga bunga. Kaunti. Ang presyo po ngayon ng siling labuyo, itong Taiwan. Ang presyo po nito ay 100 pesos per kilo sa bagsakan. Dahil konti lang yung ating napipitas, yung huli nating last week, yung huli nating pitas nito, mga 60 lang. At ngayon, napakarami niyang mulaklak. Ang kwan nito, marami na naman nag-order ng seedlings. Hindi ko alam sa inyo kung nagsimula na kayong magpunla, magtanim ng ganitong sili. Nagmamahal po siya kasi meron tayong sinabi ko sa inyong bad news, no? Kinalulungkot ko po na sabihin na nung una sinabi ko sa inyo na hindi ito tinatamaan ng lapnos o yung nabubulok. Pero nakita ko dito na ngayon marami siyang lapnos. Yun yung bad news. Ang dami niyang lapnos. Sa parting ito, alos wala pa. Dito sa parting ito. Maganda pa yung kanyang bunga. Nag-iba lang po yung kanyang bunga. Medyo lumit siya ng konti. Nag-iba yung size niya. Pero hindi kagaya ng mga ibang tanim na talagang maliliit na. Ito, medyo nag-iba. Pero parang pangalawa pa rin siya sa primera klase. Dahil sa ginagamit nating power grower at anaa. Dito ngayong tagulan, susubukan kong lalagyan siya ulit ng power grower at anaa. Tingnan niya yung kanyang size. Medyo lumit na siya. Ito, medyo lumit na siya. Pero sa ibang banda, marami pa rin malalaki. Kagaya ito, malalaki pa rin itong mga to. Dito, hindi pa masyadong tinatamaan ng lapnos. Akala ko red hot lang yung tinatamaan natin. Ito yung lapnos. Yan. Ito yung bad news. May mga lapnos siya. Sa bandaron. Doon sa bandaron. Daming mga lapnos sa bandaron. Talagang medyo tinamaan. Marami. Nagtataka nga ako nung nakaraang taon yung ganito ko. Walang lapnos. Dalawang beses na ako nagtanim ng ganito, walang lapnos. Pero ito, nagkaroon ng maraming lapnos. Yun po yung bad news na sa mga nagbabalak magtanim ng pinatubo, yun po yung hindi magandang balita natin para sa inyo. Pero mayroon tayong good news. Ito yung mga tinama ng lapnos. Ito dito banda. Dito nagsimula yun eh. Yan mga yan Yan. Yan. Dami. Dami. Dahil sa lahat ng sili ngayon, tinamaan ng lapnos, kaya biglang tumaas yung presyo. Nasisira kasi yung mga sili. No, pero ang good news, nakita ko yung kwan. Yung paraan para maiwasan yung lapnos. Ibabalita ko ulit sa inyo sa susunod. Titignan natin kung nakachamba ako
sa aking ginagamit para hindi magtuloy-tuloy yung maraming lapnos. Gaya nito, dito napakaraming lapnos, pero nakikita niyo ito, wala siyang lapnos. Ang mga katabi niya, puro lapnos. Pero yung mga sumusunod, gaya ng yung mga sumusunod, ito yung mga kwan, nawawala po yung lapnos. Mayroon tayong ginamit na abono. Ito, nawawala yung kanyang lapnos. Hindi kagaya dati kasi sa Red Hat, pag ganyan nilapnos yung nagsimula yung lapnos, lahat yan, kahit maliliit, meron ng lapnos. Pero obserbahan natin yung kwan, yung mga susunod na bulaklak, kung tatamaan pa ulit. Pero nakita ko, after 2 weeks kasi na kwan, 2 weeks na inesperahan ko ito ng kwan, calcium nitrate, na mayroon akong hinalo para titingnan ko kung epekto siya at matitigil yung kanyang pagkalapnos. Pero nakita ko na yung mga sumusunod, nawawala yung kanyang lapnos sa paglalagay ko ng calcium nitrate. Ito yung mga bago na after 2 weeks, kasi dati ito mga kwan, dito talaga tinamaan siya, pero doon sa banda ron kukunti pa lang, kaya nakakukuha pa rin ako ng mahigit o kulang 100 dito na good. Pero ito siguro sa tansya ko to, kung hindi sana tinamaan to ng lapnos, may 50 kilo makukuha ko dito, pero tinamaan siya ng lapnos. Yun yung bad news. Pero ang good news, yung nakita kong bagong pamamaraan o solution para matigil yung lapnos. No, kagaya nito, nakikita nyo, wala na tong lapnos. Obserbahan ko ngayon yung kwan, yung mga susunod na bulaklak, kung mawawala na talaga. Ito yung mga bago, wala na siyang lapnos. Di kagaya dati na nung nagtatanim ako ng Red Hat, talagang pag nilapnos yung kwan, pero hindi pa ako gumagamit ng ganun. Pag okay yung naging outcome ng aking ginagawa, i-re-recommend ako sa inyo yung aking ginagamit, at pwede kayong kumuha sa akin. Pwede natin kayong supplyan nun. Kasi baka iba yung inyong makuha, iba rin yung maging epekto. Ito yung mga kwan. Nakita niyo, ang daming tinamaan ng lapnos. Nade-discourage yung aking mga tiga-pitas dahil halos lapnos yung kanyang kwan, mga itong parting ito, ang dami. Halos lapnos yung kanyang mga bunga. Pero sabi ko sa inyo, hindi lahat, kasi yung mga sumunod na wala nang mga lapnos. O, kagaya nito. Hopefully, yung ating solusyon na ginamit, patitigilin niya yung lapnos. Ito, wala. Yung mga bago na wala na yung kan. So, gagawin natin, weekly natin na isprehan ng calcium nitrate para obserbahan kung mawawala yung kanyang lapnos. Ang pag-ispre natin ng calcium nitrate gabi para hindi masunog. Saka na natin sasabihin kung ano yung dosage ng pag-ispre, kung naging epektibo po yung ating solusyon, yung ating proseso. Ang dami niyang mga bulaklak. Namumuti. So, ito po yung ating update sa ating tanim na sili. Magsasyam na buwan na po siya. No? At ulitin ko, pataas na po yung presyo ng sili. Itong July, magtatanim ulit ako ng ganito. Parating na yung aking seedlings galing sa Bulacan. Yung mga malalapit sa atin, natatarlak po kami. Yung mga malalapit sa atin, pwede kayong mag-order dito ng seedlings. 210 pesos yung isang tray. Ang isang tray ay may laman na 128, pero hindi lahat perfect yun. Sabihin na natin, ang perfect niya,
125 or 120, pero bibihira yung kwan, may mga kulang. Halos puno naman yung mga kwan, kasi chine-check ko yung at sinasabihan ko yung mga kanilang delivery boy, lalo na sa mga nag-order sa akin, nakakapagkulang ako. Kaya check nyo mabuti yung mga tray kung tama yung kanyang laman. So yun lang po ang ating may babahagi sa ngayon. Sa pagtatinunan naman, may mga maganda at hindi maganda. Pero hindi kasi maganda yung kwan, parang laro, pag walang challenge, hindi ka din gaganahan. Ngayon dito, ang maganda dito, nagkaroon ng problema, maraming madi-discourage kasi maraming hindi nag-isip, maraming ayaw mag-isip. Kaya ang gagawin nila pag ganito, siyempre ako, siguro kapag first time ko lang na ma-experience ito, araruhin ko na to. Hindi na ako mag-iisip ng solusyon para ano pa, itutuloy ko to kung ganito, nilapnos na. Pero nakikita ko na marami siyang mga maraming mga sumusunod na bunga at nawawala sa sumusunod na bunga yung lapnos. Kaya sa ngayon, nagmamahal o tumataas yung presyo ng sili. Sa mga nagtatanong, sa mga gustong makapag-avail ng ating consultation, dati sinabi ko sa inyo na may bayad, pero sa ngayon, pag dumami kayong mga nanonood at isiner nyo ito, hindi na po ako hihingi ng consultation. Tutulungan ko na lang po kayo. Basta tulungan nyo lang po ako na lumaki yung subscriber ng ating channel, lilibre ko na po yung inyong mga consultation. At hangad ko rin po na matulungan ko kayo. Kasi dati, akala ko hindi lalaki yung aking mga subscriber. Kaya ang plano ko noon, kagaya ng dati kong ginagawa, consultation. Nagpapabayad ako. Pero ngayon, no, lumaki ang blessing sa akin, halangad ko rin na ma-share sa inyo yung blessing. So tuturuan ko po kayo. Tulungan nyo lang ako na mapalaki yung ating channel. So pakishare po yung ating mga video. Pag kayo po yung nanonood, kung pwede po, huwag nyong i-escape yung ating mga ads. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng dagdag na kita at makatulong tayo ng iba. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po!